Hello mga Bebe Loves ko! Good evening po sa inyong lahat. So, andito po tayo ngayon para po mag-tutor po si Bebe Loves na how to make cucina for business po. O yan po. I-share lang po ni Bebe Loves kung paano po siya gumagawa ng tucino para po gawing negosyo. Yan, sa mga mamis po dyan na katulad ko na gustong mag-negosyo ng katulad nito, frozen meat, yan, tucino po. So, isi-share ko lang po ito, Bebe Loves, dahil marami po nagre-request kung paano ko daw po ako gumawa. So, ito po ginawa ko po para po i-share din po ang mga nalalaman ni Bebe Loves sa pagluluto, sa paggagawa ng mga pagkain, marinade, yan po. Pangdagdag negosyo po natin, Bebe Loves, dahil mami din ako, tulad po ng mga mamis dyan na gusto mag-negosyo, pwede niyo po itong tularan, Bebe Loves. So, tara na, samahan niyo po ako. At subaybayan ang aking paggawa ng tucino homemade. Ayan, unang-una po sa lahat, Bebe Loves, is kailangan po natin i-prepare lahat ng mga gagamitin natin sa paggawa ng homemade tucino. So, ang unang-una po nating bibilihin ay baboy po. Bumili po tayo ng 1 kilong baboy. Ayan, yung part po ng pige para po meron po tayong laman at taba-taba. Kasi ganyan po ang gustong-gusto ng mga Pinoy. Masarap po kasi sa tucino ang may konting taba, may taba at may laman mix po. Yan po ang gustong-gusto ng mga Pinoy. So, ayaw po nila yung sobrang puno ng laman o puno ng taba. So, dapat po katamtaman lang. So, mix sila. So, pigi po yan ang baboy. Ang gagawin po, ang pangalawa pong gagawin, ang bibilihin natin ay is lalagyan po natin yan siya ng oyster sauce. Kailangan po natin i-prepare yan, Bebe Loves. Tandaan po, baboy, pige, part, oyster sauce, honey or red sugar, white sugar po, kahit ano po basta sugar. Honey, kung wala pong honey, pwede po yung white sugar or red sugar, pwede po yun. Yung kung kakalimutan, ang apple juice. Lagyan po natin ng apple juice, Bebe Loves. Ayan, tsaka Poyo, yan, silver spoon, soy sauce, at saka pinaka-uno, number one pala is mamacitas tucino. Ano po yan, marinating mix po yan. So, ang unang gagawin natin, Bebe Loves, ngayon is maghihiwa tayo. Kailangan nating hiwa-hiwain yung baboy natin sa maninipis. So, start na tayong hiwain yan, Bebe Loves. Panoorin po ako mag-iwa ng baboy. So, ganito po ang paraan para tanggalin po ang ating balat ng baboy. So, dahan-dahan lang po para hindi po tayo masugat. So, ganito po, Bebe Loves, ang gagawin natin. Ayan. So, dahan-dahanin lang. Tanggalin po natin ito kasi matigas po ito, Bebe Loves. So, yung balat lang po ang tatanggalin, pero yung taba po niya is iiwan po natin yan kasi yan po ang masarap sa tucino, yung may taba-taba. So, tatanggalin po yan, Bebe Loves. Yan, tatanggalin po natin yan. Tulad po nito. Yan, hihihiwalay po ako na pong isasali yan sa tucino. So, yan, pag natanggal na po natin to, Bebe Loves, yan, tanggal na po natin. Ayan, start po tayong maghiwa ng maninipis lang po. So, hiwain lang po natin ng ayan, so tapos na natin may hiwa lahat, Bebe Loves. Ayan, kita niyo po, wala na po. So, ito na po ngayon ng ating nahiwa-hiwa na po siya, Bebe Loves. So, manipis lang po talaga ang pagkakahiwa. Ayan po, kita niyo po ba? Ayan, Bebe Loves.
Ayan. So, ang gagawin na po is next natin gagawin is titimplahan na po natin ang ating tocino. Pero bago po natin titimplahan is hugasan po muna natin ng mabuti para pumalinis po ang ating karne at mabango at hindi po siya malansa. So, ito na po, Pepe Loves. Hugasan na po natin ang karne natin at patuluin po mabuti ang tubig. Ayan, so dapat naka-ready po talaga yung ating drainer para po matulo po, tumulo po talaga yung tubig. Ayan po, guys, manoorin po ninyo. Kailangan po is patuloyin natin yung tubig. Ayan. Ito po, Bebe Loves, kailangan po wala ang tubig. Pag minarinate po natin ito. Ayan, Bebe Loves. So, tapos na po natin siyang hinugasan at wala pong tubig. So, kailangan po talagang malinis at wala na yung red-red bubuhin ng bago. So, kailangan po, dapat po bago po sa haluin is kailangan maghugas po kayo ng kamay. Talagang malinis po. Tanggalin ng mga sinsing, tanggalin ng lahat ng mga accessories po. Bago po natin siya i-marinate. So, kailangan po natin unang-una natin ilagay is kailangan po natin siyang lagyan ng apple juice. Lagyan po natin siya ng apple juice, Bebe Loves. So, 1 cup of apple juice po. Depende po sa dami ng inyong gagamitin. Depende rin po sa ilang kilo ng baboy. Ayan. Apple juice po. Then, next po is lalagyan po natin siya ng honey. Pwede rin po kung wala kayong honey na bili, pwede rin po natin gamitin ang red sugar, white sugar or red sugar po. So, 1 cup of honey din po ang lalagyan natin. 1 cup of honey. Po ng honey, is lalagyan po natin siya ng soy sauce, yan po yung 1 tablespoon ayan, sa kutsara pong toyo, isang kutsarang toyo, isang kutsara din po oyster sauce. Isang kutsarang oyster sauce po, yan, oyster sauce. At isang kutsarang asin. Asin po, Bebe Loves. Yan, Bebe Loves, isang kutsarang asin. Yan, luin po natin. At huwag mong kakalimutan lagyan ng mamasitas tocino. Sino mamasitas po? Huwag po natin kasalimutan lagyan ng sino mamasitas po. Halo po lahat. Ayan. Haluin po natin, Bebe Loves. Pero sa akin po kasi honey at saka red sugar po ang ginagamit ko. So lalagyan ko din po ng red sugar. Ayan. Kalahating cup po. May honey siya at may red sugar din po ang nilalagay. Ang honey po kasi is parang yun yung pagka-juicy niya at saka yun po yung parang malapot na sabaw-sabaw niya. Kaya parang nilalagyan ko po ng honey yun. So, haluin lang po natin yung gala. Haluin lang po. Ayan, so Bebe Loves, nalagay na po natin lahat ng mix. So, kailangan po natin ngayon is halu-haluin po natin siya. Siguro din po malinis ang inyong kamay. Ayan, haluin lang po ng haluin, Bebe Loves. Ayan. Haluin niyo po hanggang sa makunaw po yung marinade mix po niya at yung asukal. Ayan.
dapat po ay malinis ang inyong kamay. Ayan, Bebe Love. So, sisilipin na po natin yung ating binabad na tosino after 3 days. So, yun po, na-absorb na po talaga niya yung mga minarinate natin doon. So, pwede na po natin siyang lutuin at tikman po. Ano po ang kalalabasan ng ating minarinate na tosino. So, ito na po si Bebe Loves. Ayan. Ayan na po ang homemade tosino ni Bebe Loves. So, subukan po natin at panoorin po natin kung paano lutuin ang tosino ni Bebe Loves. Ayan, Bebe Loves. So, magluluto na po tayo ng tosino ni Bebe Loves. Ang ating home marinade na tosino. So, kailangan po natin i-on mo natin ang ating... Ayan. Ito, Bebe Loves. So, papainit po natin. Papainitin na natin ang ating pagluluto ng tosino. So, yung tosino natin. Una pong gagawin, step 1 po natin sa pagluluto is kailangan muna po natin lagyan ng konting-konting tubig lang po. As in, konting tubig lang po siya para po kapuluan muna ng konti ang ating tosino. As in, konting tubig po, ilalagay po natin dito. Ito po. Lagyan po natin ang tosino natin. Ayan, Bebe Loves. Kailangan po na nilagyan ng tubig para po umabot-labot po ang ating karne. At ma-juicy po yung ating sabaw ng ating ang ating sauce na tosino. Tayin po natin maubos ang tubig yan bago po natin siya lalagyan ng mantika. So, tubig lang pong konti bago po ang mantika, Bebe Loves, ha? Bebe Loves, kumukulo na po ang ating tosino. Ayan, at pag napapansin niyo po na paubos na po ang kanyang tubig, yes, kailangan na po natin siyang lagyan ng mantika para po iprito. Para po iprito na ang ating tosino. So, ito na po yung mantika natin, Bebe Loves. Lalagyan na po natin siya. Konting mantika lang po kasi magmamantika din po yung taba-taba ng ating tosino. Ayan mga Bebe Loves, tapos na po at nakaluto na tayo na homemade marinade ni Bebe Loves tosino. So ito na po siya, Bebe Loves. Duto na po ang ating tosino. Ayan, so ganito po siya pag naluto siya. Ayan, okay na ba Bebe Loves sa mga tips na binigay ko sa inyo? Yan po ang paraan ng paggawa ng tosino ni Bebe Loves. Yeah, tosino homemade ni Bebe Loves. So, sa mga gusto po dyan, mga mommies na katulad ko na gustong gumawa ng negosyo, gusto magnegosyo, ayan, ang gawin na po is ganito. So, hindi lang po dapat magtambay, hindi lang po dapat pagkanta, pagsayaw, o ano pang talent ang ipapakita ni Bebe Loves, kundi makishare din po si Bebe Loves ng mga tips para po sa mga negosyo na pwedeng pagpapitaan ng mga mommies, pang baby, pang diaper, pang gatas. Maraming salamat, maraming salamat sa inyo mga Bebe Loves. Yan, subscribe lang po sa aking YouTube channel para po mas marami po kayong malaman na mga paraan para po madiskarteng buhay, para po umunlad at kumita ng pera. Salamat po sa inyo, Bebe Loves.